what if maaga kang nag-open ng commission ng freelance pero hindi ganon kaganda or ka-quality yung gawa mo, so onti pa rin yung mag-e-engage at kukuha ng opportunity na na ikaw yung gumawa nung hinahanap nilang mga asset or graphics for you. My name is Leo Maitan. I'm 22 years old and I'm a graphic freelance designer since 2019. I usually do logos and overlays from different kinds of VTubers since I'm more into that community. And I also sometimes do their starting screens, mga ganon. Yung mga nakikita nyo sa mga streamer, yung mga overlay sila, ganon yung mga ginagawa. So, basically, before we accept different kinds of proposals ng clients, we make sure na we do background checkings kung sino yung gagawa natin ng work natin, since hindi natin alam baka may bad record sila or bad background. Next is dapat check natin kung complete ba yung references na ibibigay nila sa atin. Next is I usually give 3 drafts for them to pick or if ever piliin, tapos if ever may ipapabago pa sila. And for fairness din, I also give 3 revisions maximum free, included doon sa work ko. Pero additional revisions, there's a additional fees to it na. For aspiring freelance graphic designers, huwag kayong magmamadali na magbenta agad or i-open nyo kaagad yung sarili nyo sa work industry. Since, what if maaga kang nag-open ng commission ng freelance pero hindi ganon kaganda or ka-quality yung gawa mo, so onti pa rin yung mag-e-engage at kukuha ng opportunity na ikaw yung gumawa nung hinahanap nilang mga asset or graphics for you. And then, kahit freelance ka, kahit you're not under a company, you should manage your time, since kahit wala ka sa company, nag-e-expect pa rin sila ng tamang TOS and tawag dito yung estimate arrival ng mga products. And also, do not forget to do a down payment first before to proceed sa work na gagawin mo, kasi lahat ng scammers is possible kang iwan in the middle of the work